doon po sa mga pinakita niyong picture sa staff, meron doon si Mister sinakluban ng bra ng kanyang kabit. Yes. Ginawa parang sombrero. Bigyan natin siya ultimatum hanggang bukas. Pag hindi siya pumunta dito bukas, Miyerkules, then Huwebes, sasampa tayo ng kaso. How's that? Okay sa yan? Okay. Sige, ma'am. Ano yung nasa loob ka ng sasakyan at may nakasakloob na bra sa'yo? Opo, totoo po yun. Wala, at saka po nangyari po na yun, wala na po talaga kami yun, sir. Pinapaniwala niya po ako na nag-o-overtime siya sa trabaho. Yung pala, meron na pala siyang iba. Sabi mo sa akin, ayusin na natin to para matapos na to. Naiipit na yung pamilya natin dito. Sige. Nanggaling si Ma'am Rachel kay Sir Rafi. Ang reklamo niya, may girlfriend na daw. Ito si Sir John Ray, tama? Wala na po eh. Hindi na ba maaayos para dun sa bata? Hindi na po talaga. Gawin ko lang po yung part ko sa daddy, ma'am. Bali, ang pinunta ho namin dito kasi itong si Ma'am Rachel, ang gusto na lang sana din talaga niya ay yung sustento para dun sa kanilang anak na 2 years old. Bali, kasal po sila. Siguro, ma'am, mapag-usapan na yung visitation rights din ng tatay. Ilang taon yung bata, ma'am? 2 years old. So, ang custody niyan is purely nasa iyo pa, no? Pero bilang tatay, siyempre, may karapatan din siya dun sa kanyang anak. So, kailangan ninyong pag-usapan ng visitation rights ninyo, no? Magkano ba yung financial support na hinihingi natin para sa bata? Nakadepende po ata yun sa salary na meron siya, sir. So, half po ata yung sinasabi sa akin. Okay. Kung may papakita na po siyang payslip at katunayan po na may trabaho na siya, doon lang po ako magbibigay ng visitation rights sa asawa ko. Willing ka ba na... Willing ka na suportahan yung ano mo, yung anak mo? O, yun naman pala eh. Ngayon, sir, ay may trabaho na ho kayo? Naghahanap pa lang po. Kailan ka nag-start naghanap ng trabaho? Kahapon. Kahapon lang? Sa 5 months, naging driver ka lang ng kabit mo? Yung anak ko nagkakasakit, wala kang binibigay? Eh, ano, napag-usapan na natin yan eh. Doon sa tulpo pala, ulit na naman ko lang, tayo eh. Ang tanong ko, sa 5 months, kahapon ka lang nag-start mag... Alam mo yung sitwasyon sa bahay kasi... So, tamad ka nga. Nag-start naman po talaga ako maghanap kaso... Dahil po sa nangyari, hindi naman po talaga din ako nakakapaghanap eh. After 5 months na gawin, nasikaso ko rin po kasi yung pag-aaral ko. Gusto ko rin pa kasi matapos yung kurso ko eh. So, gagawin ko po talaga yung support ko para sa baby ko. Bilang ama no, hindi naman yan kasi unang-una, hindi na yan para sa inyo eh. Para na lang doon sa kapakanan ng anak nyo. Yung visitation rights na sinasabi niya, sorry po, hindi ko po talaga ibibigay sa ngayon hanggat wala pong katunayan na willing siya talagang mag-support sa anak ko. Ano ba ang willingness mo para tuparin yung mga maging agreement ninyo patungkol doon sa monetary support na hinihingi ni ma'am sa iyo? Willing po ako magbigay ng sustento so, para sa baby. Sulat mo, ito yung kondisyon mo sa kanya. Ako po si Rachel May Jimenez Cone, dating asawa po ni John Ray Cone. Gusto ko pong magsustento ang ama ng anak ko. Kinsenas katapusan, magpapakita po ang ama ng aking anak ng payslip at hahatiin sa kalahati ang kanyang sahod. 50% po ang ng kanyang sahod, kinsenas katapusan, ang ibibigay niya sa anak ko. Ako po si John Ray Cone, dating asawa ni Rachel May Jimenez. Ang gusto ko pong mangyari ay kung ano pong mangyari, wala na po tayong pakialamanan. Kung magka-boyfriend ka, sige, bahala kasi meron ka naman eh. Tapos... Uy, ganun talaga. May selos? Meron po konti, syempre. Tapos, kapag nabigay ko yung sustento ko, payagan mo ako magbisita sa anak ko. Pag gusto ko siya ilabas, bilang ng mga bagay na gusto niya, ibigay mo. Thank you.
Fitul po, marami pong salamat sa tulong nyo at sa pagsama po sa akin. Sobrang laki pong tulong to. Sana po, yung asawa ko po, talaga pong gawin niya na po yung mga sinabi niya at pinangako niya ngayon. Sa mga po na apektuhan sa parents namin, sobrang pong nasagad na po talaga ako. Marami na po kasi akong tiniis dyan. Ngayon po na may anak na po kami, talaga po ipaglalabang ko po ang karapatan namin mag-ina. Sir Rafi Tool po, marami pong talagang salamat sa tulong niyo po.